Uban nato from Diocese of Butuan. Siya karon na ning kamot nga ma-translate ang English nga Deliverance Handbook para sa mga dili kaayo makabasag English. Unang pasalamat ta. Ito kong Manila, niabot po na. San asa ko, kalit na nagtungha. No? Dasig kaayo. Atong pakpakan si Padre Amania, uban nato karon. Nga maaprubahan na sa itong mahal na Obispo, Bishop Ming, kung nang atong i-distribute sa matag-usa ninyo. Amen? Amen! Nalipay ba mo karong hapuna? God is good! All the time! Kinaraan ako na niyang tubag, no? Na ako na'y binatano na na, no? Kaya ko, God is good, yun yung tubag, grabe! All the time! Mahal ni ko na be? God is good! All the time! Atong pakpakan ang ato Ginoo. Kagahapon dito misa, Alegria, Surigao del Norte. Karon ni Ana punta sa Claver, Surigao del Norte. Sunod, ugma sad, last na mo, ato misa, Siargao. Charlie D. of Pilar Parish sa Siargao. Ugmas kadlaon mo, travel sad mi, o sa radyo ituyo na mo, aron mahigugma mo sa kamatuuran. Ugmatod pa ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi. Ato siyang pakpakan. Karon mga igsuon, daghan mo masakit to ninyo, no? No. Fader, hikapa ko, Fader. Day mga lula ni abot dito sa office. So, what day mo open ron sa office? Sa may tuyo ni mo, lula. Ni alagimi kay magpahikap ming Father Darwin. Ningon po ang ako mga kauban, lula, why office ron? No. Kay Thursday to Sunday ra ang open sa office nato sa Anas Valencia Bohol, St. Michael Healing Deliverance and Exorcism Ministry sa Diocese of Tangbilaran. Mo nang mingon ako mga kauban, la. Kami lay hikap la. Nah. Mas Father Darwin ron. Ngunit iman ininyo, kumuduol mo sa Sacrament of Confession, anointing of the sick. And then, musimba mo kanunay, receiving the body of Christ, labaw pa sa kamot ni Father Darwin ang inyong nahikap. Ang nihikap ninyo, kamot ni Kristo. Amen! Every time muduol mo sa itong kaparian, ni Monsignor, Idito, Father Mon, Padre, mudawat mi sa sakramento. Ang inyong gidawat, matud pa ni St. John the Baptist, dili ako ang ayan, mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Atong pakpakan si Kristo. Ni ami dinhi, dili aron mapanatik mo ni Father Darwin. Kikuyog, masudlag bakukang ang utok ni Father Darwin. Sa sunod adlaw, mingon na siya, ako, si Commander Aguila. Aw dili di ay. Ako di ay ang anak sa Diyos. Dili mo kasod sa langit kung di mo papirma nako. Delikado na na. Nasudlan na tagbakukang. Kung sa gisulti ni St. John the Baptist, ngadto ni Kristo, I must decrease. He must increase. Amen? Amen? Father Darwin must decrease and Jesus must increase. Tupakpakan ang atong bugtong manuluwas, ang bugtong na tong paglaom. Wailain! Wailain anak sa Diyos. Amen? Nga nagtubos kanimo o kanako si Jesu Kristo, ang bugtong anak sa atong amahan. Amen? Unang
amo mong guidance sa tinuod jud nga moayo nato. Sa tinuod jud nga mousab nato. Dili tao makaayo nato kundili si Kristo lang. Amen. Pinaagi mo nang atong gi-highlight ang catechism. Muna'y pinaka-importante nga nawa nato sa simbahan. Kung miskwila kag high ning elementary, daghan kay kag libro ipangda. Ang imong bag na puno sa mga libro, kinabugatan. Nako kay imong bag gamay kay kang bata, no. Inig uli, wa jud basa-basa, no. Pila ka katuig sa elementary? Unom. Pila ka katuig sa high school? Unom. Kapay K to 12. Sa college, upat ngadto sa lima. Yan, sa masteral, duha. Sa doctorate, duha man siguro na, no? Pila ka tuig. Ang kinaadman sa tao, pila ka tuig din mo gitunan. Pero ang kinaadman sa Diyos, no? Apiki. Mag Bible study taron, busy. Mag seminar taron, ay seminar ron dito sa CFD, Bible seminar. Bishi. Tinoo dili. Muna yung nahitabo na ito. Muna nga, si Kristo before siya mag-healing, before siya mag-exorcism, naadyod ng catechism, preaching. Muna ang ikas buntag hantod karon, nag-evangelize ta. Nga human ini, live sa ta karon sa Facebook page, sa YouTube channel na ito. Punto per, Reverend Father Darwin, punto per punto YouTube channel na ito. Usay magtagalog ko dito, isang bisayang dako. Kaya daghan mga nag-request nga magtinagalog. Unang nahirapan tuloy sa kalisod. Sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? Ano man, for the sake of evangelization. Bago lang, at umiaging adlaw, mga igsuon, ngayon sa ka, si Tatay Arvil, Tatay Arvil, 68 years old, by birth, Baptist, 2 months lang siya sigpaminaw sa punto por punto, ni Balhin nagkatoliko. Huwag ako mismo ang nagbunyag sa iya ha, kinadto man siya sa ato parokya. 68 years old. Unang sabtan lang ninyo ang mga igsuo na tong sabadista, perting sukuan ako. No, nagkuyog ming Brad Wendell, Brother Tata, nagpictures Brother Tata, no? Kibutangan na mag-label dito silang live. Nagkuyog na ang mga palahubog nga defender. Yan na pare na lang kuwa pa jud ko mahubog sa kausa, no? Pero sakdi lang, sabta lang na sila. Ngayon lang na sila awaya, ha? No, higugmaain taon ang mga SDA. Sa minig SDA, Saba diha, no? O niya, tangin ninyo, kung may October 3, doon na may dialogue sa ilang head sa SDA, si Pastor Chris Bacalares. Kaya nang hagit man siya, doon na ba kunoy mo dawat niya ng usang oras question and answer dayon. Kung nga bisan pagtibok adlaw. Oh, karong October 3, so possibly karon man ta. Ugma untang adlaw ang among dialogue niya. Tapo man ko share gaw. Wala nga kinanlan na stable nga internet during interaction namo. Unya dili aron mo daog ta sa debate, aron mo daog ta sa dili aron mo daog ta sa debate aron matinawan lang ang bagang duot ni mga Katoliko nga wa na magpakabana daghang kay Katoliko na nada sa laing tinuuan. Tinuod dili kita mo gitabangan libuan ka mga lain-laing pundok nagkayusa sila sa usa ka tumong sa pag-atake sa simbang Katoliko. Wala nang kinahanglan magmata na ta na malagi nakatug diha no. Magmata na ta karon. Amen. So karon matud pa ni Father Vincent usa ka known nga exorcist
Ningon siya, mas maayo nga itong basahon ang iyang gisulti. Una, alitan ni Father Sikea, para madasig ang itong mga kaparian. Di ba, doon na may upat ka, spiritual harassment sa demonyo, extraordinary harassment sa demonyo, obsession, negative mong nauna, negative mong emotion, di na ka-appreciate sa kalibutan, sa kaanindot, sa mga blessing, nga naabot sa taksa-taksa na ito kakinabuhi. Demonic obsession, nga thin line lang na, gamay ra kayo naglinya sa psychological disorder. No. Kaya kayo na sa mga pari lang. O gani, kaya kayo na ninyo, mga dili pari. Kumbang na good news ako ninyo. Uy, nalipay mo wa. Unsa may kaya, Father? Kaya mukat? Akong basahon na. Ang mga cases nilang oppression, infestation, o oppression, ilang gi-entrust. Kasi nagsulti ni si Father Sikea. Kaya mo focus sila 100% sa demonic possession. Matod pa niya, the AMOE, Office of Exorcism, focuses most of its energies, since only duly appointed exorcists can deal adequately with persons who are in the type of bandage, cases of possession. Kada yung giyawaan. So katong mga obsession, doon nalay mga problema, problematic, traumatic, negative, di na nyo matabag o tambag. Pwede na nato i-deliverance di ay. Kinsay maka-deliverance ana? Dili na mo? Uy. Kinsay maka-deliverance ni ana? Okay, atong basahon ang gisulti ni Father Sikea. Niyos Father Sikea, minor exorcism. Anong deliverance prayer? Minor exorcism are prayers for expulsion of spirits that can only be used by priests. Tanawa, nandeliverance handbook or minor exorcism can only use by priests. Some examples are the prayers of exorcism done within the present rite of baptism and the exorcism prayers found in the old rite when admitting catechumens to the church. Una, kining minor exorcism, only the priest can pray for it. Katong gitawag og minor exorcism. Dili na siya exclusive for the exorcist. Uy, naminaw mo? Ang minor exorcism di ay pwede can be only used by kusga. Wamingon din can only used by the appointed exorcist. Tanang pare di ay. Itong pagpakan, itong tanang kaparian. Yan kami, Father. Di man ni pare. Madre man me. Makagamit ba miya ng prayer sa simbahan? Makagamit. Okay. Tiwaso na itong basa. Prayers of liberation are prayers to expel spirits which can be used by religious mga madre, brothers, religious priests, and the lay faithful. Nalipay mo? Uy. Uy, di ni ako ha. Document siya lang ako. Manang mabasa ko, parang dili kaduha-duhaan kay international exorcist si Father Jose Francisco Sikea. No? Nalipay mo ah. There are more of prayers muna yung kalainan sa exorcism. Ang mga ginikanan di ay, mong tatay nanay, pwede mo kahimo o prayer of liberation, prayer of deliverance. Una, paminaw ha. Paminaw dyan mo. Kay gamit kay ninyo. Hindi na matabang. Mayon, na yung nagpaschedule mo dito, surigaw, Father, magpabless balay. Imagine na, kamutan na magpabless o balay. Musamutag di katubo. Go to your priest for blessing of your house. Kung ang pari, pa ma-orient ini, itudlo man yun sa simbahan. Kung ang pari, wapas siya, negative pa siya ini,
kamo may mohimo sa prayer of liberation sa inyong balay. Nalipay mo, wala. Dunay duha ka klase ang prayer of liberation. Una, gitawag kini og supplementary prayer or intercessory prayer. Sa tiuna, intercessory prayer. Ikaduha, imperative prayer. Uy. Unsa to yung una? Intercessory prayer. Nakakita mo itong, kung napa ba sila, nakadaba sila itong ka-Father Chad Referger, mo ito example sa intercessory prayer. Katong ka-Father Sigiya ka ng itom, mo na gitawag imperative prayer. Ang sabi kalainan na na, mo ni ang imperative prayer. Asa to, Berlio? Berlio? Pahumasag ko sa iyong prayer book, itong itom, o katong blue, akin eh, salamat bro, dara bro. Kini siya, ka Father Chad Referger ni, intercessory prayer. Kini siya, ka Father Jose Francisco Sequeira, imperative prayer. Kung naa mo, i-open ninyo sa page 78. Prayer to break seals and consecration. Mani siya, imperative prayer. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Imperative ni siya. In the name of Jesus, I break the seal. Imperative. I break. Command. Ang intercessory prayer, kunin mo ng ilisan, pwede rin mo ilisan ito, intercessory tone. I humbly ask. Mani na intercessory ha? I humbly ask in the name of Jesus to break the seal and consecration. Muna yung intercessory. Wait, nakasabot lagi mo? Sa mo ng intercessory o imperative, pero libog na yan eh. Muna yung two times of prayer of liberation. Na karon, ako nang gi-distinguish kay doon na inlain-lain ang gamit, anak. Kung imong balay, paminaw mo, imong property, imong anak, pwede ka mo gamit og imperative prayer. Command. Uy, nasabtan. Malikon pa dyan na ako, Rono. Padanglita ni kitang iyaan ng gym, pwede ka ka-deliverance. Nanawag na ko ang Carmelite Mother Superior karon, Father, ano sa akamu ari o kusamis? Kiko sa tuyo niya, pa-exorcison ko sa ilang kumbento nga dako kaayo. Ako ginan si sister, no need. Nga mo anak pa ko. Ikaw mismo, Mother Superior, doon na kay natural authority because you are the superior. You are the head of the congregation. Use your power. Diin kag power, Mother? Because you are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan, nabunyagan mo. Ha? In the name of the Father, lagi, Son, and Holy Spirit. Basig, in the name of Jesus ra. Invalid na siya. Trinitarian formula ang atong dawaton. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kamusad, makabunyag mo. Uy. Diba mo ba? In case of example, imong anak, huwag mabunyag eh, kaya nag-agad kas baktin mo dako. Na nasakit ang baktin, namatay imong anak. Imat yun imong anak. Pwede ka kabunyag. In case of emergency. Saan pagbunyag? Kuha kag limpyo nga tubig? Kung imong ibubo sa usa, mata. Talpulano ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan. Inig sulti nimo, mo po'y dungan nimo pagbubo. Sa ngalan samahan, bubo. O sa anak, ikaduhang bubo. O sa Espiritu Santo. Amen. Bunyag na to. In case, ayaw po mo pa munyag kung di in case of emergency, ha? Basig ito na most emergency room. Dali, kinsay magpabunyag ninyo sa mga bagong ng anak ron. Libre! Kaingon si Father Darwin, doon ako no may power to baptize. In case of emergency, mo nang ni ako karon sa emergency room.
dukdukon yun na nato imong uwa ka mamati. So kung imong balay, kung imong property, imong family, you can do prayer of deliverance. Imperatively. Nya pananitan, Father, dunay na possess. Way pari. Way lain niya, nakay knowledge sa liberation. Muna, intercessory. For the sake nga, in case of emergency lang. Unya, kung possess yun siya, muna ang atong itugyan niya to sa appointed exorcist. Kiding mild harassment sa demonyo, obsession, oppression, mga sakit nga wa dito, wa diri, o infestation, mang lihok na ang mga objects sa inyong balay, gamitan ninyong prayer of liberation. Kung inyong balay, use the imperative prayer. Father Sikia. Kung pananglitan, kini siya, intercessory prayer, basta, delete nimo property. Pero ayun lang mo pangunay, basta delete nyo property. Kaya delikado kayo. Okay? Ang ilang retaliation. Pero before doing, before praying the prayer of deliverance, kinahanglan, mo practice tag cares. Gidiscuss naman cares kaganina. Dili na nako balikon pa. Muna nga, si Father Sikia, ningon siya, gidasig niya, dili lang ang kaparian, apil usab mo. Kay dito sa Amerika, huyo kayo ang naitabo, dito sa Amerika, ang nagsuwat ini si Moni, ang ilang report, matod pa ni Father Sikia, doon ako ni grupo sa mga exorcist. Daghan naman kay abortion clinic dito sa Amerika. Muna ilang na naobserbahan. In a recent news article, the power of exorcism done regularly by a group of priests in front of an abortion clinic in United States. Ano na yung clinic dito nga daghan kayo magpa-abort? Kasi gibuhat sa mga exorcist ya pare, magpaatubang lang sila dito. Maghimo lang sila silent mental exorcism. I exorcise the spirit of unclean one to depart from this abortion clinic and go. Ila dito gibalik-balik. Nya matod pa sa report, akong basahon pag padayon, manifested the power of exorcism prayed as community. It stated that when the priests first began their exorcism vigils, there was noticed an immediate dramatic decline in numbers of mothers who go there for abortions. It further stated that the number of abortions has reportedly been cut by half. No? All this clinic after a constant daily bombardment of prayers. Kasi pasabot ni kung kita magkaiusa sa pag-ampo, bisan lang sa tong balay, no? Dako kay nag-impact. Doon na experience si Father Usaka exorcist nga yan, nabasa ni Father Sikia sa The Truth of the Devil nga libro. Doon ay usaka himatyon nga daghana kay mga pari ang niduol niya. Kinadaghanan hasta mga madre para makakumpisa lang siya. Grabe katiga. Hospital man siya, ginan siya sa doktor doon na kay cancer of the throat. O niya hapit na kamamatay, na nag-uul in town ang tibok pamilya. Imagine na kahapit na siya mamatay. Stage 4. O niya, ang family members niya, very religious man, o nang ipatuan siya mga pare. Aron, mukhang umpisal. Pero kay bawo mo, mutalikod lang siya sa mga pare. No? Grabe katigag kasing-kasing. Kung sa may naitabo, niuli na lang in town siya sa
Nigawas na lang jud siya. Ano nigawas siya? Sa muksamukra mo. Ayaw lang kunyo pakumpisala. Kay di jud ko mo kumpisal og pare. Wala nigawas na sa ospital. Pagkawas na sa ospital, na hemorrhoids man siya. Tawag na po sila pare. Hope against hope. Maugapon. Yati ra kumpisalon ko ninyo. Di ko mo kumpisal. Katapusan nga kabaynti na kapare, nagtawag silag exorcist. Kibaw mo ang exorcist? Itong previous ka mga pare, pertijog explain on say spiritual significance, sa sacrament. Nagwali. Matabang. Kibaw mo ang exorcist? Naghimulag mental prayer. No. Grabe no? Mental prayer lang. Nagampo lang exorcist dito, nag-exercise lang siya sa lugar. Ngayon siya, in the name of Jesus of Nazareth, I command, mintala, the unclean spirits in his room to depart and allow the soul of this poor man to return to God, to his Creator. Amen. I exorcise you in the name of the Father. After sa secret and mental prayer niya, ang tig akay kasing-kasing ni atubang sa pari umingon, Father! Di naman ko kamao, mukumpisal, Father. Mukumpisal ko rin mo, Father. Nausab ang iyang aura. Nausab ang iyang character. Nausab ang iyang disposition. Unang ningon si Father Sikia, kung nahibaw lang ta, kamong mga laygo sa prayer of liberation, kaming mga pari sa minor o sa major exorcism, taghan de tagmaluwas. Amen? Muna, ningon si Father, si Saint Ignatius of Antioch, ningon siya, be eager for more frequent gatherings for thanksgiving to God. Kaya bitang mag-usa ta sa pag-ampo, sa pagpasalamat to God and His glory, for when you meet thus, when you meet thus, the forces of Satan are annulled and his destructive power is cancelled in the concord of your faith. Grabe de kita karon nagkaiusa taron sa pagtuon perting kurog sa yawa ron. Amen? Because, matod pa ni Francis Bacon, knowledge is atong pakpakan, ang Ginoo. Kung ang pamilya, ang tatay, ang nanay, magkahiusa sa pag-ampo, labi na ang Santos nga Rosario. Kana, hinay-hinay ang bisyo ni tatay, hinay-hinay ang bisyo ni nanay, mapusgay. Amen? Huwag ito ng balik-balik. Anong balik-balik ng Rosario? Kay balik-balik ba na itong pagka-mirasol? Appeal po na guwali, no? Balik-balik ba na itong pagka-marites? Aron mapukpok, o ba taltag kining atong pagka-mirasol o pagka-marites? We need a constant devotion to the Mother of God. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Nyamatud pa ni St. Louis de Montfort, when people say the rosary together, it is far more formidable to the devil than one said privately, because in this public prayer, it is an army that is attacking him. Kung magkahiusa dita sa pag-ampo sa Santos ng Rosario, grabe, mura nag-army, yan ni atake sa demonyo. Amen? Abi ninyo, during exorcism, kinang grabe kayo ka, grabe ang stronghold, full-blown possession. Pari nga itong among ge-exercise atong Domingo. Murag gymnast, no? Murag si Yulo, Carlo Yulo, no?
Grabe, no? Ingon gud ang mama, ang iyang unas ubos, ayang tiil ni you, iyang lawas, no? Satan is real. Ya masturya nimo, normal kay masturya nimo. Munang kung kamo inig-uli ninyo, but before doing it, go to confession. Tanan ikumpisal ninyo, tanang sa nanto nga pinakauwaw, unahan niyo kumpisal. Kinanindutan ninyo pamati. Kay diha sa sacrament of reconciliation purifies our soul. Kinsay makapurify sa tong soul? The sacrament. All the seven sacraments purify our soul from the dominion of the evil spirits. Unang apil ko, nang inahanglan ko sa sacrament of reconciliation, kitang tanan. Amen? Dito ko sa Osamis, ni Cortesicol ko ni Archbishop Martin Humuad, dito ko natandog ni Archbishop. Yan naman, ibaw mo, siya nga, Father, mukumpisal ko ni mo. Ginako na dito sa chapel. Ibaw mo, natandog ko ni Archbishop. Yan naman, niluhod siya sa kong atubangan. First time ba ito na ko? Gikumpisal lag arsobispo. Kulbaan ko. Niluhod sa kong arsobispo ba dyan? Niluhod sa kong atubangan o bingon, bendisyon ni ako, Padre. Kay ako nakasala. No? Ang makapalimpyo sa imong kalag, o sa akong kalag, pangutan na, niluhod ba ka atubangan ni Kristo? Uy, kumpisal po, pero general, binisyon niya ako, Padre, kay ko nakasala. Ang sabay mo mga sa, nakasala ko sa pulo, sa huna-huna, pulong o pinuhatan, o sa pagbuhat sa wala angay nga buhaton. Pwede rin na. Specify. General mo po. Ing na nga, nakapangabit ko, Padre. Upat ka mo kakong kabit. Ay nanganli. Masing mingon ka nga, kanang imong liminister, Father, apil na nang kong ikabit. Inakinanglan, ibaw ng Ginoo sa tukabua. Yan, Padre. Wadyo ko'y ayaw, Padre. Mauni akong mga sa, Padre. Napo na ko katuig may kumpisal. 30 na ko katuig may kumpisal. Ana. Nya ang pinaka-wow, may unang ikumpisal. There is a spiritual healing. So, ay eh. Grabe daw, maghila ka. Grabe, nakasakit ko sa Ginoong ba? Hindi akong dakong mga sa, nakasakit siya din niya ba? Napo'y bang umpisal magkatawa? Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasa. Lami, may dukla ni Tawhana ni. Father, nakapangabit ko. Nasuway ko no, ingon si mong bana, darling, nakapangabit ko. May ba makulatahan ka si mong bana? Na. Kaya namin itong, ang tinuod na ang pinaka-importante sa confession, kaya namin itong the sorrow of the sin we committed. Kanang contrition, pinaka-importante na. Contrition. Kaya di man confession na ang sacrament of penance. Usa lang na. Contrition, kada bang imong gibasulan pag-ayo, remorse, na naguol ka, nasakitan ng Ginoo, tungod sa tong sa, kada bang akong sa. Napoy pa ba mangumpisal nga, i-appeal po nilang sa silang bana. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Kini magudo kong bana, Father. Na kumang libak na tanay. Uy, nay, no. Akong sa, dili ang sa simong bana. Yang asawa po yung kumpisal, Father, kini magudo po akong bana, Father. Kini po akong asawa, Father, maritis po ding dako. Ngunang, masok magana po sa ay, Father. Na. Una nga, sa confession, focus na sa tokogalingon. Nga di ka mo justify. Ayaw justify kung mo kumpisal. Dili na tinuod nga repentance. What na contrition? Father, nakapangagbit ko, Father, kay pakno maning akong bana. Una na ni mouse ko, Father. Justification mo na.
ayaw nag-justify. Why contrition? Ang contrition, nag-focus na si imong sa, akong sa, ayaw pag-blame sa uban. Ang kapatid na ka, kuan mo kapatid ka, panlibak ko kay, himantayo naman po di akong kauban sa cluster, Father. Kung di pa po na sila mamantay, Father, di dyan po ko mo reply, oy. Justification na siya. Ayaw. Contrition. Authentic contrition. Nga ikatulo, confession. Tanang sa ni mo. Usay kay, lima kadakong sa ni mo, uwaw maning duha. Eh, no. Uwaw, jukin ning duha. Kanilang tulo sa ako, ikong pisal ron, no. Kaila po kong padermon niya, basi niyang ipatabi na niya, no? Kini sa lang, tanan dyan mo ikumpisal, bisan pagkaila ni mong pare, isulti ni mong tanan. Nga naman, dun ay seal of confession. Powerful kayong sacrament of confession. Buna nga, katong mga masakiton din, he, go to confession. Nga receive the anointing of the sick. Ikatulo, katong mga grabing sakit din eh, kadaadlaw mo simba, receive the Eucharist, the source of healing. Amen! Itong pakpakan, agido. Sa Old Testament ni ay, usan ni kinahanglan, usa sa mga angay buhato na to, kining removal and disposal of any object that has to do with connecting wine with the cosmic spiritual powers and energies in the universe. Ng mga energy-energy ba? Be very discerning since some objects may be disguised as scientific. Ako in-highlight na? Be very discerning since some objects, nabayad niyong ipamalit nga objects, no? May be disguised as scientific when actually they are spiritual, occult in nature. Ano sa to? Occult in nature. When an object is said to manipulate energies, taminaw mo. Manipulate energies, one is already entering the world of the psychic and occult nature. Occult world. Nabitay niyo mga kwintas nga doon ay mga energy. Kumusuot ko ini, ma-energize. Mahal ra ba kaayo? Uy, lahi naman mo tinanawan ako, no? Bahala mo. Kaya ang atong kaaway ron, nag-upgrade sa sila. Usa sa biblical text ka itong gamiton, kay ang ako example ninyo karon aning New Age movement. New Age, ng mga practices. Yan, natay sample dire, nga na-possess tungod ni Ana. Pero parayon ta kay, kaya mga amulets ninyo, matod pa sa balaang kasulatan sa 2 Maccabees, chapter 12, verse 40. The danger of having an occult object, nauban, scientific, disguised as scientific, but it is an occult. The danger of having an occult object is highlighted in the story of Judas Maccabees sa Old Testament, who wields a guerrilla war against Hellenism. So doon ay gubat. Or the worship of the Greek gods like Zeus, which was imposed on the Jews by King Antiochus IV of Syria. So gipugo silag pasuot o mga amulets. Kana bang sa atong moderno karon di madutlag bala. Uy. Di madutlag sundang. Uy. Naaba na diri. Di madutlan. Oh, kutsilyo. Ganta mo akong concrete nga example. Mga amulets na siya. Iyan na sa demonyo. Uy. Hikap ako nun ng kilid sa inyong tapan. Naabay nagbugdo. Mga grapa nga wa din hiwa dito. Amulets. Gikaligot-gutan na sa Ginoo. Okay? Akong security guard dito sa office. So, wapas siya ma-security guard na ako. Ang iyang asawa, sigsunod sa tua.
Ya kasi magsunod sa tuwa na may mag-reel sa kong mga to, chata na walagi, kanan lagi imong anting-anting, amulets, yan ang imong habak, dili lagi na iyas Ginoo. Ingon siya, kanang parian na, hilabtanan! Nagsampit may Ginoo, wa may gisampit kayawa! Ang among gisampit sa among orasyon, Ginoo! Wa yawa nito! Unang kanang parian na, hilabtanan! Suko kayo siya sa kuwa. May gani, nakaluwas niya, nagpa-bless yung asawa og olive oil. After sa blessing, dili na ordinary oil, holy and exorcise oil. Tanang pare, maka-bless niya na. Dili lang, exorcist. Nalipay mo, ah. Yes, Father Moon, nag-storya mi, mag-bless na sila dinhi sa ato parokya. Ito papakaon si Father Moon o si Monsignor Edito. So, itabo mga kaigsunan, pag uli na sila, ha? Yaplasa niya ang likod sa iyang bana nga doon ay anting-anting. Kung doon na inyong bana karon inig-uli inyo. Magkamit na na ninyo. Amen. Wa siya magsaba yung yaplasa. Darling, itong haplasa niyong likod. Yaplasa niyang likod. Paghaplas niya sa holy and exercise oil. Ningon niyang bana, ine! Kainit, ana. Usapin na yung mugibutan sa akong likod. Kainit, ana. So, ordinaryo raman niya oil. Darling. So, darling, tilawi ko no. Imna. Inom po siya. Pag-inom. Kainit! Walking possess man siya. Nang walking possess, wa siya kay bawo nga daghang yawa ni sud sa iya. Mo rin di siya dibadutlan, kay ang yawa may nagprotektar niya. Kay bawo mo sa gisulti ni sa mga demonyo, ni sulti ng mga demonyo. Ningon ng mga demonyo, never, never, never bring us to Darren. Don't bring us to Darren. Nakailaw akong mga yawa. Kung saan sila followers sa Facebook o sa YouTube channel na to. Kasi gibuhat nila, gidaan nila dito sa office. Ang yangan si Gabriel, no? Saint Michael, Saint Gabriel, Archangel pa yun. Gidaan sila dito, pagtindog na sa kautubangan, kisi-kisi dayon. Yan naman, pertindakan ng yawa, sud siyang lawas. Kalois Ginoo na liberate siya karon. Ug siya natong security guard karon. Ug mingon siya nga, Father, salamat kayo ug sorry sad. Honestly, Father, dut sa bukog ang akong pagdumot nimo. Ang tao nga akong gidumtan, more than tao nga makahatag kanako og liberation gikan sa Ginoo. Ana siya nako, Father. Lahi lang nalagi ko karon. Sa una, init kaya kong grabe kayo. Na ay makiglalis, di ko palupik. Pero karon, Father, gaan na kay ko buot. At peace na ko. Inner peace. Huwag ang maong inner peace, di ni mo mahatag sa gahom sa kalibutan, di mahatag sa kwarta nining kalibutan na, di mahatag sa bahandi nining kalibutan na, mahatag lang sa hari, sa kalinaw. Amen. Atong pagpakan ang Ginoo. Nakaron kay kining new age nga grupo karon, ubay-ubay na ni karon. Moni nga usa ni sa mga pasyente ni Father Sikiya, man akong basahon lang parang ma-aware tang tanan. Okay? Una nga kada lugar lain-lain atong ipaambit parang daghan mong makatunan. Amen. Di balik-balik. Usa sa one of the cases of Father Sikiya, kining New Age movement. Ang iyang itago lang na to sa ngaan nga Mario, kay di man na to pakauwawan sila. Muna nga, ang iyang pangalan, Mario, 35 years old, doon na siya ay anak, is married, and has one child. He was a minimalist Catholic who became interested in the New Age movement because he sought answers to his psychic abilities. Grabe itong, ganaan kag mga power-power, mga magic-magic, okay na ng mga tricks.
Nandiyong na ay gahom nga nagpaluyo ni mo. Mulutaw na ka. O. Muna, mga astral projection. Sabi ng astral projection, mo travel na kabisan asa. Okay. Atong pa na yun. Muna, gitawag psychic power. Sa laing term na occult third eye. He was fascinated with the occult and desired to use it to have more control over his life and his destiny. He began as a young man by attending Power of the Mind. So doon naman na yung workshop. Power of the Mind. Pwede ni mo balion ng mital. Pinaagi sa imong the Power of the Mind. Muna gitawag New Age Movement. Ako na isulti ninyo kay base ninyo mga anak nag-apil-apil na niini. Okay? So very kuan, very attractive. Kay doon na may power. Apil na pud na ng hypnotism. Okay? Na yung mga pastor karon, they have the power to hypnotize you. Muna, humana na, ipamaligya ang imong kabtangan. Ipamaligya ang imong property. Musunod ko aning tawhana ni kay huling sugo ni. Hypnotism. Tanayon. Seminars on how to open your third eye. Bantay mo ha? Doon ay mga seminar nga. Sige, atong ablihan ng inyong ikatulong mata. Tulong mata rin eh. Ikatulong dunggan. May apil. So, and attract the power, positive energies of the universe. Himong i-attract ang mga facet mo, yung mga New Age movement. And reading of New Age books. He also started attending Eastern meditation sessions. Apil na ng yoga. Ay, apil na siya. And learning alternative healing practices using energies, magnets, and crystal balls. So mo na yung mga New Age movement. He developed his psychic abilities. Wa jud siya mapakyas. Kayo na siya ay psychic power. Sa may psychic power, like healing. Dita ng healing ha, gikas Ginoo. Tuminaw mo. Kung doon na ganit mo, hikap-hikap sa inyong agtang niya mo, kurug-kurug mo. In the name of Jesus, pang! Sagpaon yung agtang. Tumba po ka. Kirig-kirig. Nayawaan na mo, anak. Ano, nikirig mong taon mo? Okay? He developed his psychic abilities like healing and started healing minor ailments of his close relatives. Nighikap niya. Doon na naman sa power. Doon na sa energy. Makurintahan ang uban. Anak, bantayan na ninyo, ha? He also practiced astral projection. Mo-travel siya bisag, natug siya. Okay? Muni, naglatagaw bisan, natug. Okay, sa may natug di ha? No. Yeah, pugin na ninyo, basig, naglakaw na na. No. Ang iyang espiritu. So, padayon ta. Visiting faraway places and friends. Muni, astral projection. Daghan kaibig mga pasyente ini. Dito sa office. No? Yung sila, Father, mo-travel lagi kong lawas. Akong espiritu. Unya, gida ko sa inkanto. Muna siya, astral projection. Di ba, mga story-story na sa katikulangan? Pero tinuod na. Muna gitawag sa mga exorcist, astral projection. He would recount to his very surprised friends what they had been doing during the nights of his visitations. The friends were also nominal Catholics, were usually alone in their homes. Iyang bisitaon ang iyang amigo. Natugod siya. Ang iyang espiritu mo travel. Nasitawag na? Astral projection. Later, he started hearing footsteps and noises in his house without any seen cause. So, na-infested ay ang lugar.
tungod ining New Age nga mga readings, New Age nga mga movements, ngayang affiliation. Kaya doon naman sila attached spirits. Okay. Which included the chanting of mantras. He started seeing the so-called auras around people. Maka-feel na siya sa imong feeling. Uy, ikaw problematic lang ikakaroon. Dali, dali, dali. Kinanglan ka o counseling. Maka-feel siya nga lonely ka. Maka-feel. Dili lang kayo tungod sa imong dagway. Iyad yung ma-feel ang imong aura. One is psychic ability. Physical pains of others. Kaibaw siya sa imong sakit. May naman kay sakit sa kidney. Ning ato ni mong doktor na ajod. Na psychic abilities, no? Ma-develop na sa mga pinaagi sa pagtabang sa mga preternatural beings kamao na mga fallen angels, no? He learned to shield himself from negativity and psychic attacks by pleasing himself in his mind's eyes. The bubble of white light. Later, the desire to heal others and the earth through energies manipulated through visualization techniques became an obsession. So, katong iyang mga power nga iyang na-receive, nahimo ng demonic obsession. Muna'y doorway sa demonic obsession. So, obsessed ni una, sunod oppression, sunod infestation. Nanay infestation, kanang tiaw, hindi na makita ang katapusan na ni full-blown possession na siya. Ipadayon ta ha? Unsa tong demonic obsession? Negative mong unahuna, suicidal ang tendency. Muna gitawag demonic obsession. Okay? Kung doon na mo yung mga anak-anak, muna gamitan ninyo ang prayer of the church. Dako kayo tabang. Gamitan ninyo ang mga sacramental sa simbahan. Nalipay mo ha? But before doing it, before mo mag-deliverance sa inyong balay, maghimo mo mass intention for protection sa imuha ng mong deliverance o sa imong tibuok pamilya. Mass intention for protection. Nasabot mo? Kaya ang pinaka kahadlukas yawa ang Holy Mass. Manang magmisa takaron. Alas 5. Okay pa mo? Mupadayon pa ko or ako na yung putlon? Mapadayon pa. No. Kaya ito na lang ipadayon sa Facebook ba? No. Magmisa na tadayon. Na-enjoy na mo? Tinood? God is good! All the time! Padayon ta? Ang unang level sa harassment niya, demonic obsession. Tungod sa iyang desire for power. So, power niya, opening his psychic ability. Muna, maka-heal na siya, makadungog na siya, o aura sa inyong mga emotion, sa inyong physical pain, and illness, may bawa na niya. Muna na siya extraordinary healing. Di ba? Muna siya extraordinary sensation. So, kita po mga what ay extraordinary gifts, ma-amaze na niya. Okay. There were times when he had sensation of feeling that half of his body was cold while the other half was hot. Katunga siyang lawas, perting inita. Katunga po siyang lawas, perting bugnawa. Parayon. But when all this psychic and occult abilities, unsay tawag ani? Psychic and occult abilities, Mario discovered to his dismay that his joy in life was quickly seeping away and that he experienced no more meaning in life. He then began to have obsession, suicidal tendency. Maghikog na siya. No. Dito kugikan sa Kamutes, paano na ko sa Kamutes, mga igsoon, nitawag ang DSWD nga ni Father Jandre. Father, tabang kami. Kaya doon na yung usas parokyano ni mo, nagpakamatay. Wa siya kay Bao nga naghikog siya. Grabe, no? Imagine na ka, wa siya kay Bao nga naghikog siya. Wa siya kay Bao nga naghikot siya. Unang, ayang asawa, UCCP.
Ningon si Father Jandre nako, Father, pwede ba nato ni ma-entertain? Ningon pong Father Jandre og ni Father, nakalimot ko sa kapari, ila Paris Priest. Ningon nako nga, Father, pwede ma matagaan ni mong pagtagad ni. So di man ko ka-deliverance diri, kaya wa, di ni akong lugar. Pero kung imo kong gaag authority, permission, illegalistic bang yawa, muna mangayo dyan kong authority. Iluoy man kayo. Akong gi-interview, wa ko kay Bao, Father. Nga naghikog ko, imagine ka, wa siya kay Bao. Nga akong gi-inan doa ka pare, si Father Jadre, o si Father Sansenday. Father, mo ni gitawag walking possess. Say walking possess, Father, daday na, mura zombie ba? Wa siya kay Bao. Dagang kay niyawa, suudan ni siyang lawas, Father, ako siya gi-inan. Kuha mo stula, Father, violet nga stula, tagsata. Hunya makakita mo karon nya siya ayan dagway kuan kayo kada bang tulala imagine kag wa siya kay bag maghikog siya mo na gitawag obsession ang ilang atake demonic obsession negative imong utok bisag kung saon nimog tambag di kasod bisag kung saon nimog advice di ka makonsole mo na gitawag demonic obsession giagi nag psychology psychiatrist wa jud it is beyond natural. Munang ako mong itudluan to use, palihog, palihog, mga nanay, mga tatay, tuninin ninyo para sa atong pamilya. Amen? Anda mamumutoon ini. By the way, ang proceeds ini atong itabang sa mga charity. Yang karon po, doon na po tayo itabangan dito sa San Carlos, Luoy Kaayo, pubri kayo ng Catholic School, 63 lang ka estudyante, si Father Albert. Kalimot ko siya nga, ito sa akong cellphone. Ni-chat ako kagabi, natandog taong ko, kay napugos silag tukod o Catholic school dito, kay daghan kayong Protestant school. Kunya ang ilang tuition, 600 ra, ang kada, di sila mo increase sa mga estudyante, kay perting pobriha po ang lugar. Na 63 ra students, kunya 63 times 600, murag 37 ra. Pesos. Nya ilang bayronon sa mga kading sweldo 65,000. So, deficit kada buwan. Una nga, ato silang gitabangan para dili mawa ang Catholic school dito sa San Carlos sa Old Sagay sa Negros, Masuruna. No, dapat. Limot lang ko kaywa na ko rin akong cellphone. Nato ng tabangan. O doon na pa joy mga scholars na tabangan, ana. Dili na padra ni Father Darwin ang proceeds, ana. Misa piso wa tay makuha, ana. No? Kana ato nang gidedicate sa mga scholar o sa ministry nato. Kaywa naman magtrabaho ato mga case officers. Ilan ang gihalad lang kinabuhi para sa simbahan. Amen? Unya, muna, ang tuyo, ana. Doon na po yung 17 seminarians atong gitabangan kay mamatay si Father Darwin, mamatay ugma doon ay ipuli. Kay matigbak man dyan yung parian eh. Mamatay man dyan eh, no? Anytime ta mamatay. Amen! Mutuo man na, nili. Pero si Lula, nilapas ni, pila edad na ni? Yung edad sa tao, si Tinta man. Pila ni? 78, perting lapas ah. Ikaw na eh, pila edad mo? 74, perting lapas ah. Nakita, mag-abot pa takatag si Tinta. Oh, ikaw na eh, pila edad mo na eh? Magkuwang nilang kaglima. 70 man. Ikaw tay? 50? Ah, pila man, 55? 59? Kuwang og unsi. Ikaw na eh. Uy, lapas. So, possibly na ipatay na ka, no? Average man. Pero ligon ni sila ron. Ah, kanyang nagwali, bawla, pag-abot yung sekwinta. Wala yung takibaw sa itong kamatayo, no? Pagkamubo na rin sa itong kinabuhi. Pero kini, ligon eh. Kinaligodan. Kisa may kinatasag idadir eh. Kinsa man? Nibinta? Na yung nibinta? Na ah?
Ha? Pila man? 78. Kire? 87. Grabe eh. Pila man eh? 80. So, daghanang patyununo na niyo eh. Eighty-five! Bumbuo rin dyan. Wala pa? 87! Grabe eh. Magkaabot pa ka dahil na. Muna nga, ligon dyan ni sila. Muna, balikon ako, hikog siya. O, demonic obsession. Pag-adto na mo, akong ginan si Father John Ray, Father, pauma ko cellphone ni mo, kaya ito i-record. Ipakita niya sa mga pari, kay lisud patuhuon ang mga pari. Tinoo nila. Niya ka mo, liwat mo na mong mga pare. Lisod patuhuon mo. So, naitabo, nag-video siya. Pag-exercise nako mga iksuon, grabe. Kurog, singgit taman. Tell me your name. Ana. Ano ka pare, pertikurata. Relax na, Father. Ganun man mahadlok siya sa pari. O mahadlok siya sa mga tao na dunanay kahibalo. Amen. No. Atong pakpakan ang Ginoo. Unya, human ato, akong ginas Padre John Ray, Father, ayos ni paulia sila balay, kay possible jod infested ang balay. Imagine na ka, ngano naluwas siya, mo ipagbitay niya, mo po ipag-abot siya ang asawa. Gikan sa trabaho. Una naluwas siya. Kay kung wa pa to, maabot iyang bana, asawa, patay jod siya. Unang, pag humag-deliverance, ingon siya na ako nga, Father, ganina ba? Mura ko nagpagpasan o pila ka kilong bugas. Karon Father, parting gaanan akong lawas. Nakadungog si Father John Ray na pare sa kamutis. O, ingon siya nga, nakabantay si Father John Ray nga, ala, light na kayo mong naong ba? O, sige nag-smile. O, mingon niyang asawa, Father, mubalhin ako katoliko. Kaysa UCCP. Itong pakpakan. Ang Ginoo. God is good! All the time! Muna'y gitawag demonic obsession. Kung di na matabang, mulid na sa demonic possession. Unang di ko gusto mahitabo na, unang among gishare ninyo ang prayer sa simbahan. Nalipay ba mo karong hapuna? Amen! Amen! God is good! All the time! Muna'y naitabo ni Mario. Oh, balik na butang Mario. Kaya ako lang i-insert ang akong mga experiences. He then began to have obsessive, demonic obsession, suicidal thoughts. Magpakamatay nako. Wala'y lami ang akong kinabuhi. Diba? Nanamta to siya yung mga power. Unang naharas na siya, extraordinary harassment of the demon. Una, obsession. Para yung tag-masa. Kutubalasing ko kayo magmisa, tano? Okay ra mo? Okay pa mo? Okay ra. Huwag man may mahimo, Father, no? Okay na lang, no? Ang among kabaw dito, among sigbin, no? Among dinosaur, kisa may motugway ato. Panayon na itong basa. And his psychic occult powers grow. So grabe na yung occult power. He had difficulty concentrating and could not complete his advanced studies in a certain university. Even after many months, he began to have a very painful headaches. Dana sa mga, muna ni, obsession na. Diba, yung utok pa to, yung emotion. Karon physical na ang atakis demonyo. Gradual. Okay? Stomach aches and also vertigo. Oh, malipong na siya. Stomach aches and strong palpitation in his chest.
also occurred. Listen na sa ginawa. No? Tinuod ni taas ay ang power. Makaayo na siya. O daghan kay mga paagi da na sa mga keri maka sense na siya sa imong emotion, sa imong sakit, makabasa na siya. Pero maupo ni ayang demonic oppression. Mao ni gitawag demonic oppression, physical illness. His Catholic faith deteriorated more and more. Munang wa na siya salig sa simbang Katoliko. He became convinced that God is part of everything. Pantheism. Nga everything is God. Due to this New Age readings, as well as his experiences, and he would enter altered states of consciousness through New Age meditation. Mawa na siya. Manay gitawag trance. Mulutaw ba? Nagpray ninyo mawa na mo? Bantay man na, trance na siya. Sa itong prayer, si Kristo, atong Ginoo, kung makakita ng mga santos, ma-amaze lang sila. Pero di mawa ilang consciousness. Pero din ni, mawa ilang consciousness. Sa New Age movement. Padayon ta. He also began to believe reincarnation. Kaya mataw ta pag-usab. Kung buutan ka, mahimo kang unggoy. Kung di ka buutan, mahimo kang ilaga. Muna, reincarnation. He did not anymore believe in the existence of hell and heaven. Hindi na siya matuwa na. He also believed that good and evil should coexist. He later come to accept that Jesus is merely one of the ascended masters, equal to Buddha. Pero di na ginoong gino. Para niya si Jesus, ordinaryo lang nga, moral master. The mass held, so muna, ang iyang kaugalingong pagtuo, na wiki na. So muna, anihimi din ni, aron pagpalig-on sa ito pagtuo. Amen? Muna, gikabuntag, hangtod karon, katikisem dyan. Nasunod adlaw na po, paminaw mo sa katikisem, kay kadadlaw, way hunong sa pagtuon. Ako, sira kong basa, maabtan kong alas 12, basa na ka po, nigmata, basa na po. Kaya nga naman, mauranay akong misyon para mapaambit ninyong tanan. Amen? Waman ko ikahatag ninyo. Maura mo na. Punan kami sa team na mo, lumba may tinunanay, mga matay na lang may, di pa may mahumagtuon. Amen? So, padayon ta sa pagbasa. Sunod, muni gitawag incubus. Yatake na siya through incubus, a succubus. He started to have dreams where a spirit would come regularly to him at night and during his siesta time to tell him that it was a romantic partner. Makikilawas niya. Oy, muna gitawag? Kung lalaki, lalaki man siya, babae ang espirito, mo appear as woman, muna gitawag succubus. Kung lalaki ang espirito, incubus. Kung babae, kung tiguang, spirit of Nicopos. Nah. Tiguang naman. Pero so, naka-experience na si Ani. O, doon ako'y pasyente ini, usa ka member sa choir sa akong parokya. Gipabuntisan og engkanto. Uy, mutuo mo? Tuo na lang mo, kay madali ta. Muna yung gitawag incubus or succubus. Babae man siya, pabuntisan sa engkanto, 9 months, wa siya monthly period, mulihok ang sud sa iyang tiyan. Naibata, ang iyang tutoy ni dako, kahit gipabuntisan siya. Nato siya, doktor, 3 times na pa-ultrasound, way sud ang tiyan. Uy, yung sa may sud, ana, basig cancer na. Normal ang tanang internal organs niya. Kaibaw mo, gibutangan na nakog holy and exercise oil ang iyang tiyan. Nisiga din ang mata. Darwin, maldito ka. Daghan mi siyang lawas, Darwin. Amo na, Darwin.
Iyon anak ka powerful. Kung naibaw lang ang tibuok katoliko sa tibuok kalibutan, how powerful Jesus is using the sacramentals of the church. Amen. Kung ang mga pari ma-educate lang ni ini, kay sila ramay makabless ni ana. Laygo di kabless ni ana. Muna gitawag mig sacerdos. Anong gitawag mig sacerdos? Giver of sacred things. Sa minig sacerdos? Giver of sacred things. Wa man ko'y mahatag ninyo. Unang igo ra ko mag-bless anang inyong tubig asin. Kay muna'y meaning sa kong pagkapari, giver of sacred things. Unsa ihatag sa pare? Dili man ta mudagan o dalaw 500 di mo ha no. Isa pa lain dia. Ano? Dili material things ang ihatag sa pare. Sacred things. Atong pagpakan ng atong mga kaparian. Unsa ini tambo? Sa ako member sa choir. Pero kay ano nako? Gi-series na to og exercise, gi-catechize na tong tibok pamilya. O, kaluoy sa Ginoo, nihiyos ang iyang tiyan. Nibalik iyang monthly period, mga igsuon. O, dili na siya walking possessed karon. God is good! All the time! Balik tang Mario. Mapadyukam humang Mario, Father. No? So, mo to, ha? It also did violence to his wife, manifesting intense jealousy. When he awoke, he had no recollection of what occurred. Grabe kay siya, dasay bang abuhaton nga wa siya kay bao. Matingal lang kun iyang asawa. Okay. Once he was visited a beautiful church with his family, he started to receive supposed locution and visions. Oy, makadawat na siya mga vision, mga messages. Pagbantay mo, kung doon ay pipila ninyo, muangkon nga. Sige, natitabo ni Mario. Tiwason ha? He experienced Jesus talking to him. Sa to? He experienced Jesus talking to him. Nakikstorya na si Jesus sa banako, ter. Bantay mo. And begging him to assist him in cleansing souls. Imagina ka? Mag-mission na ta. Ako si Jesus, Mario. Tabangi ko sa pagsangyaw sa kong mensahe. Aron mo luwas tag mga kalag, Mario. In preparation for the second coming, kay hapit na kumabalik, Mario. Yo, 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 yo. He also started to receive messages from Mama Mary. Within only a short span of time, he was able to gather around him a following. Daghana siya na gather niya mga tao. These were church people who believe his messages were from heaven. Niingon na ba sa Mama Mary ni mo ganina? Nga, wakuno ka mo ato sa Adoration Chapel. Ganun ka makamadto sa Adoration Chapel? Niingon na ba sa Mama Mary mo atun ka? Ganun ka makamadto? Si Mama Mary, hilabtano na kayo. Hasta mga gagmay ni mong buhaton, mapil si Mama Mary, koreksyonan ka. The voices were also telling him to heal. O, healer na siya. Ningon si Mama Mary o si Jesus, so good karon, Mario, yo, yo, yo. Mag-healing na ka, yo, yo, yo. Bantay mo ng mga healer, ha? The other messages pertaining to the end of the world, but these messages did not bring him peace. Only fear and trepidation. The messages also commanded him to do certain activities like pilgrimage and processions with others and warned him that if they were not done, he would experience certain punishment. May mga hadlok. Kung magawas muna ng among grupo, doon ay mahitabo ninyo. Kay nagpakita nako si Jesus. Ayaw mo patuntuan ang grupo, ha? Gawas na mo dayon. Uy.
Kini nga akong grupo, kung dunay mo gawas ni ine, dunay mahitabo, silutan mo sa Diyos. Munang di na mo mo gawas sa maong kulto. Si Mario, padung magtukod og kulto. Sa to, warned him that if they were not done his mission, he would experience certain punishments. Aside from his occult activities, he also did automatic writings. Yaw, this Mario, no? Pagbantay mo, ang mga grupo nga, mukalit lagsuat, Grigo, Hebreo, Latin. Uy. Nakoy, padungog. Asan to si, kuan? Brad Edison? Muham ko itong cellphone ako. Nakoy, padungog ninyo, nga gipos, na legion ang nipossess niya, Bisaya siya, pero maglinatin. Ako ipadungog, okay ra mo? Ipadungog lang nako ninyo, ha? Uy. Ready na mo? Ha? Ready na mo dagan? Guyo kayo ni siya kay Legion. Legion is 16,000 demons. Grabe, no? O sa kalawas, pero Legion ang nakasood. No? Ano yun, naglinatin ni siya. Ang ngan sa demonyo si Factus. Oh, paminawon mo ha? Paminawon ta mo. If all of you will retain your ignorance, and that's one of the very thing that makes our blood boil. Gratis quidam, illud veri et vos, omnes estes per pudiet, dignos habitor, respectut. Naglatin. Bantay mo kay mga walking possess mag-speaking in tongue. Dilita ng speaking in tongue, ikas Ginoo. Uy, never be a judge of your own. Uy, cha-la-la-la-la-la-la-la, in the morning, cha-la-la-la-la, cha-la-la, in the evening. Uy, nag-speaking in tongue. Unang bantayanan na ninyo, ayaw mo paghimog decision na nakadawat ko gift of tongue. Ayaw, never be a judge of your own. Yan naman ang gihatagan na napipila lang. Ang kondisyon sa makadawat o speaking in tongue. Pabinaw mo. Extraordinary ang kasantos. Yan, santulon ka. Uy. Extraordinary na nga gift. Dili na siya ordinary gifts. Ang ordinary gifts, imong tinguhaon. Pero ang extraordinary gift, di na tinguhaon. It is only given by those people who reach for unitive stage sa ilang spirituality. Unsa ang unitive stage? Pinakabalaan na, murag sa patipiyo. Uy, yeah, kung pakno ka niya, nag-speaking in tongue, ayaw na yun, pagduda na na. Uy. Tiyan pa na yun ta. Nai-authentic ha, pero daghan kayong demonic speaking in tongue. Shht. Uy. Paimangno lang na nato. Okay, ma. Mabahan na po ni Spada Darwin, sunod adlaw. No? Tungod anang gift. Dunay pseudo-charism. Dunay pseudo-gifts. Murag gift. Muna siya. Nay gift of healing. Pero rita ng gift of healing, gigas kino. Muna nga, kabantay mo, mingon mo na ako. Pwede di ka mag-healing? Sadili. Go to the sacrament. Confession, anointing of the sick, and Holy Eucharist. Di nato kompetensyaan ang Ginoo. Uy. Kung mo at tumana, you receive
Jesus. Personally. Brayon ta. Sinitabo ni Mario. Automatic writings. Believing that he was being used by good spirits, his growing followers collected these writings, believing that they came from God. So doon na sila kang followers. When he was alone and would force himself to sit still and try to pray, he would hear other unearthly voices. He began to talk to the souls. Spiritista na siya. Makikistorya na siya mga kalag. Kisa rin may nakaluwas ni Mario. Mani. Ang kanindot ni Mario, mani banday ha, ang tinuod nga doon ay minsahis Ginoo, usas ilang karakter nga gikas Ginoo, mani ang virtue, obedience. Dili sila mulabaw sa pare, dili sila mulabaw silang leader, obedient siya na. Munay, fruits of the Holy Spirit. So, ang kanindot ni Mario, niadto siya sa iyang parish priest. No? But immediately after the first interview, ginterview siya sa parish priest, he experienced very painful psychic attacks. He experienced demonic harassment at night. Dark entities would try to kill him through strangulation. Breathing, hard breathing, only prayers to God ended the psychic attacks. Munang usag ibuhat nila sa pari, kini man sa exorcist, iyang girecommend dito nila ni Father Sikia. So sinitabo sa grupo nilang Father, the Office of Exorcism gave immediately the following assignments. Mao ni atong buhaton kung makita na nato nga doon na joy positive nga harassment or possession, gaanay assignments. Before the exorcism session, dili din mo exercise. Gaan sila og assignment. Mao nang gigag assignment si Mario, uta ko gingon ninyo offer masses for Mario's liberation and his protection. Kay di man ni basta-basta, di man ni duwa-duwa. Mo nang kamo mag-deliverance man sa inyong balay, excited mo? Uy. Nya kay bawo mo, daghan kay maayo. Kanang inyong masakiton, kun inyo nang i-deliverance, daghan kay maayo. Kung di mo maayo, go to your doctor, kay doon ay natural illness. Natural illness need medical attention. Di ta mga fanatic dire. Balik ko na ko ha. Kung di ka maayo, go to the doctors. You need medical attention. To prefer mo ato mas doktor, gamitan ninyo mga sacramentals. Di na na ko isulti ka muna lang experience. Healing and liberation is secondary. Kanang liberation sa mga unclean spirits, secondary na na. Ang pinaka-primary, ang pinaka-dakong milagro, kung ang imong bana, imong asawa, mag-ampo na grosaryo kada adlaw. Mingaw na o kuwang na imong adlaw kung di ka kaampo grosaryo. Amen? Kuwang na imong adlaw po di ka kasimba. Kuwang na imong adlaw di ka kasimba Domingo. Magpangita na ka. Kana may pinakadako nga milagro. Muna'y labaw pa sa healing. Labaw pa sa pagpalayas sa demonyo. Amen? Nakaroon, padayon ta. Kapit na, alas 5. Magmisa na ta. Kung sa'yo nahitabo mga kaigsunan, including here was protection for his family and possessions. Muna nga among i-aware ang mga tao, nga mo ato dito, labi nag-possession, positive, muna nga mo silang i-prepare. Dili lang siya. Apil usab ang tibuok niyang pamilya kay power man. There's power in unity. Family prayers, family prayer was to be started immediately. Mag-unite yun sila pag-ampo. Nya, i-renounce tanan. Kung sa'yo i-renounce, tanan niyang mga New Age involvement, occult propernalia, muna'y usas yun sa among ipabuhat. No? Nya, labaw sa tanan, confession of all the New Age practices and beliefs. Dili lang iyang practices, dili lang iyang beliefs, apil sad ang iyang practices. Although, the renouncement and confession caused Mario a lot of bodily pain. Grabe ang kasakit. Grabe ang torture. Kibaw mo, during renouncement, ang among mga pasyente, magsinggit na. Ah! Wow! Kina, magwal na.
Renouncement pa na ha? Yan ang prayer sa simbahan. No? Ng prayer of renouncement. Grabe, maturture ang mga yawa during renouncement. Labi na possess? Tili na! Darwin! Hunungan na! Sila may mag-renounce. Itong possess. In the name of Jesus, I renounce. Darwin! Pasag din nami! Nai-intermission? Samtang ako ipabasa ang renouncement, mo intermission man ang mga yawa. Ang mga yawa nga, open demons. So, padayon ta. Pero ang human ini, kung makumplito niya ang prayer sa renouncement, in front of the Blessed Sacrament, kung may Blessed Sacrament, in front of the altar, enlightenment of his conscience was received right after. Mangumpisal siya, niya renouncement, ang iyang madawat, enlightenment. No? Ang kagaan sa iyang consciousness. Other assignments including getting rid of all his occult paraphernalia, like talisman, amulets, crystals, magnets, and the like. Using the sacramentals with proper disposition. Unang, gamito na ninyong sacramentals with proper spiritual disposition. Ganuman, ang sacrament purifies our soul from the dominion of the evil spirit. But the sacramentals purify our body from the dominion of the evil spirit. Mundi ng wisdom sa simbahan, ganong nagtukod sa sacramentals. Ato pakpakan ng ato simbahan. So na, ilan ang gigamit? Padayon ta. Human ni atong mga assignments, gihimo dayon ang solemn session of exorcism. During exorcism, makiksunan. Unsay na itabo ni Mario? During the exorcism session, he went into a state of crisis. He had no recollection afterwards, which points to the reality that Mario was walking possessed. No? So, dili na ako imbinto ng term walking possessed, ha? Kaya ka nabang nag-react ng pare. Kaya ni Darwin, naghimo-himo, nag-iya. Nanadari. Sa libro ni Father Sikea. Nakaroon, unsay naitabo ni Mario? Pamasay kalibutan, Jod. Tanang sacred objects. Kaya mahimo naman ang sacramentals. Religious items, kanang cross ninyo, religious items man na. Human sa blessing na tuon niya, sacramental na siya. Holy and exorcised water, holy and exorcised oil, holy and exorcised salt. Iba mo, kung naminaw mo ganina, di na nakabalikon, daghan kay tagmatabangan na na. Nga excited na mo experience. Amen? Human sa blessing anak si Mario, tanang sacred things. Sanang sacramentals, doon na siya aversion to the sacred. Di siya ganan mo hikap, mapasok siya. Grabe, no? Tanawa ang mga doorways, itong new age attraction niya, katong occult power nga naan niya, healing, vision, messages, gikan dito tanan sa demonyo. Kaya ang demonyo magpaka anghel. Okay? O kaluoy sa Ginoo na liberate si Mario. Completely healed sa tanan niyang sakit. Karon nakakonsentrate na siya. Tanan niyang mga gipamati, completely healed and also completely liberated si Mario. Nya tungod lang sa New Age practices, New Age belief, maoy doorway sa demonyo nga maharas si Mario. Manang gipaambitin ako ninyo parang magbantay na ta. O daghan pa mo may bawaan, just follow and subscribe sa atong YouTube channel. Amen! Nga karon kay nag-empower man mi ninyo, palihog, gamitan ninyo ang inyong nakatunan karon. Nga naman, matod pa ni Father Mirosni, Ningos Father Mirosni, first of all, do not be afraid. Ano sa to?
Do not, balika katulo. You not only have the power of your baptism and of your ordination. Kami mga pare ni ang ipasabot. Kamo, pinagis bunyag, nakumpirmahan na mo. Kay bawo ba mo, powerful kay confirmation. Ang mga tao nga possess, ani adto sa mong office, nga wa kumpirmahi. Among gipakumpirmahan, human sa confirmation, wa na mapossess. Anak ni Brad Jonathan, nas Brad Jonathan, kauban na to ron? Nas Brad Jonathan, dire? Yang anak, natinga sila, kay gagmay kay grado. Down kayo, below average ang grado. Natinga sila. Di, mas kanunay na tulala. Pag deliverance makiksunan, si Lucifer o si Satanas sud sa lawas sa iyang anak. Babay. O niya, ilang gikumpirmahan ang bata o humag confirmation, completely healed. Niya dako kayong milagro, nga naman ang iyang anak, dagko na kay grado. Nikalitlag ka bright. O nang si Brad, siman man eh. Siya nga, wak mo kuy sa kairon, Father. Kuyog sila kunimo. O nakakuyog na to karon, no? God is good. Nagiyayaan mo. No? God is good! All the time! O nang unsay gisulti ni Father Mirosny, do not be afraid. You not only have the power of your baptism, but of your ordination. The devil is deathly afraid of you. Masa ko nang yawa? Deathly afraid of you. And only intimidates you to be afraid. So don't be afraid. Don't fall for that trick. Ayaw pa ilad sa yawa. Kay mo intimidates lang sila nimo. Sa may, unsa may intimidates? Tiaw-tiaw. Mo nang gitawag sila tiaw. Nga naman, tiaw raban sila kuto. Pero sila di ay hadlock na to. Nga naman, nabunyagan na mo. Nakumpirmahan na po. Nakakumpisan na. Nga nung wak manak maningog ng uban. Na. Simba kada Domingo. Kana, kadang upat. Na, kasal na spare. Kana, grabe kay kag power. Use your power from the sacrament. Ganong doon natin power because of Christ. Hindi may akong parokyano ningon, Father, grabe lang yung kagahong ba? Diba? Kuyaw kita mong lulo siguro. Nga nagpasa ni mo. Iko, yama-yama rin kang atiha ka. Di man to powerful si lulo. Ganong doon ako'y power because I am baptized. I receive the sacrament of confirmation. I receive the sacrament of confession. And more so, I receive the Holy Eucharist and the sacrament of ordination. Amen? Use your power. Tumpakpakan ang Ginoo. So, akong gusto din niyo, before mo mag-deliverance sa inyong balay, na offer mass intention. O karon, pwede mo maghimo sa mass intention. Sunod adlaw, maghimo mo confession, kanang tinud-anay nga confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Nga I hope, kay mag-deliverance mo sa inyong balay, I hope, inyong tudluan yung silingan, kay mga yawa sa inyong balay, mamalhin sa inyong silingan, maluoy po din taon mo sa inyong silingan, tudluoy sila sa kamatuuran nyagikan sa atong simbahan. Amen! God is good! All the time! Nalipay ba mo karong hapuna? Atong papakan ng atong Ginoo.